Okay, magandang araw po sa inyo mga brothers. Welcome po muli sa aking channel. Ito, itutuloy lang po natin yung ating na-vlog noong una tungkol po dito sa ating sprocket combination ng ating Kawasaki Barako. Ngayon, meron po ako dito ng mga shafting ng ibang motor. Mga brothers, yung kanyang lagay ng engine sprocket, yung kanyang output shaft. Ayan po mga brothers, meron po tayo dito ang pang Rusi. Meron po tayong pang TMX 155 at meron po tayong pang Barako. Ngayon po mga brothers, ang ating mga engine sprocket, iyan po ay iba-iba ang sukat ng spline. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, spline mga brothers. Itong korteng bulaklak na to. Iba-iba po ang sukat ng mga brothers. O meron man, magkakahawig lang iba, pero hindi po eksaktong-eksakto. Iyan po ang ating ipapahayag ngayon sa oras na ito mga brothers. Kasi po napakarami nagtatanong sa atin sa ating Facebook page at saka sa ating YouTube channel, yung ang engine sprocket na 520. Kasi po may mga nag-comment sa atin o yung iba ay nagsasabi na wala naman daw nagbago. At bukod pa raw doon, hihina pa raw ang motor pag kinabitan nila ng 520 na 12 teeth at saka 42 teeth na rear sprocket. Gaya po ng na-vlog ko noong una, na 12 teeth yung kanyang engine sprocket at saka yung rear sprocket niya ay 42. Wala daw magbabago dahil parehas lang daw siya ng ratio. Ayan mga brothers. Ayan po mga brothers, hindi na ako nakapagtalo dyan sa puntong yan kasi hindi naman nila nasubukan. Ngayon yung pahayag nila, nasubukan na raw nila yung gantong setup, yung combination, hindi po totoo yan mga brothers. Kasi po ang Kawasaki Barako, wala po kayong mabibili na 12 teeth sa Lazada o sa Shopee na pang Barako mga brothers. Wala po kayong mabibili niyan. Ngayon, ito lang po mga brothers. Ito po ay pasadya. Dito po sa Rizal, dito nyo lang po makikita ito o mabibili. Itong ating 12 teeth na 520. Yan mga brothers. Ngayon, yung ating mga motor, may mga nangahas na mag-convert o mag-sprocket combination ng 428 to 520. Gaya po ng motor na Kawasaki KMX 125 na 6-speed. May mga nag-convert dyan na sprocket combination na 520. Yung ganitong sukat mga brothers na 520. Kaya lang po mga brothers, sa KMX, ang ginamit nilang sprocket ay pang XR200. Kaya lang po mga brothers, hindi po kasukat yan. Kaya ang nangyari, nasira po yung kanilang spline. Kaya naobliga silang ibalik ng 428. Yung KMX 125 mga brothers, yung po ay may 6-speed. Pero kahit may 6-speed sila mga brothers, nangahas pa rin yung ating mga gumagamit ng motor. Nalagyan nila ng 520. Kaya alam po, wala talaga silang makakit ng kasukat. Kaya nangyari, na i-convert nila ng ibang size, nasisira po yung kanilang spline. Ngayon, iyan po ang gusto ko ipahatid sa inyo sa oras na ito mga brothers. Itong ating Kawasaki Barako mga brothers, iba po ang sukat ng spline nito mga brothers. Huwag po kayong gagamit ng ibang engine sprocket. Gaya po nito, ito po ay XR200. Kung ilalagay natin sa pambarako, hindi po siya pwede mga brothers, hindi po sa pit. Ngayon, mapapapwede nyo, kaya lang ang mangyayari, masisira po yung spline ng inyong engine sprocket mga brothers. Itong inyong output shaft. Kaya mangyayari, maobliga kayo ibawa ang makina pag nasira po ito. Kaya huwag nyo po ipipilit, nagagamit kayo ng pang XR200. Iba po ito mga brothers, malaki po siya. Ngayon kung gagamit naman kayo ng pang XLR200, ito, may papasok nyo siya, kaya lang pipilitin nyo siya mga brothers. Kaya mangyayari, magkakaproblema kayo pag pinilit nyo. Ayan o. Pipilitin siya, pupukin nyo siya. Kasi napakahirap po ipasok nyan. Masyado siyang matigas, masyado siyang masikip ng konti. Kaya wala po siyang kasukat na pang XR200 at saka XLR200. Ngayon meron po tayong ginawang pasadya. Ito, dito lang po sa Rizal mabibili to, itong sprocket na to na 12 teeth na 520 mga brothers. Pit na pit siya mga brothers. Ayan o. Kung paano doon po sa original, yung stock niya na 428,
Ganun din po ang kanyang 520, mga brothers. Ayan. Ngayon, hindi po totoo na ito nasubukan na nila. Hindi po totoo yan, mga brothers. Yung mga nauna na nasubok na rin nila na 520, eh paano nilang masusubok eh wala pa nga ganito, wala pa nga silang mabibili sa Lazada nito at saka sa Shopee. Kahit maghanap po kayo, wala po kayong mabibili nito, mga brothers. Kung yung KMX 125 nga, yan ang ginagawa nila, kinukonvert nila pang XR200, pero ang nangyari na sisira po yung kanilang shop, yung output shop. Kaya nangyari, nababa ang makina at binabalik na ulit nila sa stock na 428. Ngayon ay nadadahil lang ngayon nila, mas maganda ang 428. Hindi po totoo yan, mga brothers. Kung sakaling magkaroon ng depensa, konting-konti lang, dahil ang 428 po, mas mahaba pag gumamit kayo ng 428. Pero pagka 520, mas maigsi kasi mahaba po ang gatla nun. Itong sprocket, mahaba po ang gatla. Halos sa kalahati po ang pagkita niyan, mga brothers, o 1 in 1/4. Ayan o, kung makikita nyo po, mga brothers, ang laki po ng gatla niyan. Kaya ang mangyayari, iiksi po ang kadena. At ito po, mga brothers, ang gatla lang nito ang malaki. Pero yung kanyang kapal, halos parehas lang. Oh. Mas makapal pa nga ito kung tutuusin eh. Itong ating 428. Oh. Pero itong ating 520, oh, halos manipis na ng konti. Pero malaki lang. Ilang po pinagkaiba niyan, mga brothers. Kaya kung titingnan mo yung timbang, konting-konti na naman diferensya niyan. At ang Kawasaki Barako, habang bumibigat yan, para po HD3 yan, na habang bumibigat, lalo lumalakas. Iba po pagkakadesign ng kanyang transmission dyan, mga brothers. Matibay, matatag sa kargahan. Lalo na po sa may sidecar at mga papakit na lugar. Kaya natin ginawa itong ating sprocket combination na 12 teeth by 42 teeth. Dahil po napakarami nating mga nagmumotor na may sidecar na nahihirapan pagkapakit na. Ang bandang huli, nasisira po yung kanilang clutch housing, clutch lining dahil po sa pwersado. Pero kung ito po, mga brothers, swabi-swabi to sa akyatan, mga brothers, hindi kanya ibibitin. Lalo na po sa patag, kung marami kayong karga at umovertake ka, hindi ka po ibibitin ito. Kasi kung gagamit kayo ng 428, ang nangyayari po kasi, pagka gusto nyo pong gumamit ng 428, pagka akyatan, lilitan nyo po yung sprocket yung maliit, yun naman po sa likod, lalakihin nyo. Kaya lang po ang nangyayari, mga brothers, yung takbo niya sa patag, masyado siyang mabibrate o gigil para po siyang nakaprimera o nakasegunda pagka nasa patag na. Kasi po yung iba, gumagamit ito 13 at 48 o 51, mga brothers. Yan po yung ating masasabi sa inyo, mga brothers. Pero itong ating 12 feet, kahit po ito 12 feet lang, kung pagdidikitin natin sa ating 13 teeth, mas malaki pa po itong 12 teeth sa 13 teeth. Kaya po yung kanyang lakas, hindi naman po hihina. Ganun pa rin, mga brothers. At least, lumalakas pa lalo. Yan po yung ating ibig na ipahatid sa inyo, mga brothers, sa ating mga subscriber at saka sa ating mga followers sa YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Huwag tayong gagamit ng engine sprocket na hindi fit sa ating output shop, mga brothers. Sisirain niya po itong spline hanggang sa mababa na ang makina nyo. Ayan, mga brothers. Ito, meron tayo dito pantemix at saka may parusi tayo. Iba po ang sukat na gagamitin natin niya kung sakaling bibili kayo, mga brothers. Ngayon sa ngayon, kung paano kayo maka-order nito, mga brothers, ito po, pinapaayos ko na po dun sa talagang gumawa kasi hindi naman natin siya binabypass kasi sa kanya natin pinapaubaya itong ating transaction dito sa malalayo. Pero ngayon sa pansamantala, siya po muna ang ating inihintay para maasigaso na itong ating Shopee at saka sa Lazada, mga brothers. Iyan po ang ating ibig na ipahatid sa inyo, mga brothers. Tungkol po dito sa ating sprocket ng ating Barako na 175. Okay, mga brothers, sana po nakatulong sa inyo ito ng malaki itong ating sinabi na to tungkol po dito sa 12 feet na pambarako. Okay, sige po, hanggang dito lang. Maraming po salamat. Mabuhay po kayong lahat, mga brothers.